Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone, inaming nagpanik siya sa laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Brazil. Justin Brownlee, paniguradong uulanin ng mga bigating offers sa iba't ibang mga bansa. Hindi kaya ito makaapekto sa ating Gilas Pilipinas? At agent ni Kai Soto, humiling ng isang taon pa para sa NBA dream netong ating pambatong si Kai Soto. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging interview sa head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone ng One Sports, ay napag-usapan nga nila kung ano yung susunod na plano para sa ating national team. Ayon kay Coach Tim Cone, alam naman daw natin na kaya nating makipagsabayan sa mga bigating team dito nga sa Asia, pero sinubukan nga natin na makipag-compete dyan nga sa malalakas na koponan, dyan nga sa Europe. At napatunayan natin na kaya nating makipagsabayan nung talunin natin yung Latvia at dalawa lang yung naging lamang sa atin ng Georgia. Actually, no, pwede pa nga raw tayong manalo doon. Kaya lang hindi na sinagad ni Coach Tim Cone kasi baka mag-overtime pa. Ayon kay Coach Tim Cone, naramdaman niya raw talaga na may chance tayong manalo doon sa buong tournament, no? Doon sa Latvia. Ibig sabihin, kaya pa nating talunin yung Brazil at maging yung Latvia doon sa, kumbaga, sa final game, no? Yun nga lang, sinasabi niya, may mga what if eh. Kumbaga, what if naglaro si Kai, hindi siya na-injured that time. What if nakasama natin si AJ Edu, si Scottie Thompson, saka si Jamie Malonzo? Kasi nga, ito nga pagkatapos daw ng first half, kitang-kita niya na si Junmar Fajardo ay talagang pagod na. Kasi alam naman natin, no, na si Junmar Fajardo may edad na. Actually, kahit sa PBA, hindi naman tumutodo ng laro yan eh. At pinagpapalit-palitan siya nung dalawang big man ang kalaban. May mga pagkakataon pa nga na dalawa yung binabantayan niya. At physical yung naging laro sa kanya, no, talagang pinipisikal siya. Kaya talagang nahirapan na tayo. At inamin din ni Coach Tim Cone na nung nalalamangan na nga tayo ng Brazil, nagpanik na yung Gilas Pilipinas, yung mga players. At maging siya mga kabasketball, nagpanik na rin siya. So maiintindihan natin, no? Kasi ngayon pa lang tayo nakaabot sa semifinals ng FIBA OQT mga kabasketball. Kaya syempre lalo na kulang-kulang pa tayo mga kabasketball. So hindi natin kumbaga masisisi si Coach Tim Cone kung ganun man yung nangyari sa kanya, no? Sa ibang balita naman mga kabasketball, matapos itong naging performance, magandang performance ng ating Gilas Pilipinas dyan nga sa Latvia, sa pangunguna ng ating naturalized player na si Justin Brownlee na tinanghal pa, no? Nakasama pa siya sa All-Star 5 ng mga players dyan sa Latvia. At maging dun sa overall, no, mga kabasketball, pumangatlo siya. 33% yung kanyang efficiency. So 34 itong NBA player mga kabasketball na si Giannis. So makikita niyo mga kabasketball na nakikipagsabayan itong si Justin Brownlee sa mga NBA player. So dahil dyan, alam naman natin na nakikita yan ng buong mundo at posible na madagdagan pa, kasi alam ko may mga offers na rito kay Justin Brownlee kasi maganda yung inilaro niya doon sa Pilita Jaya. May mga offers madadagdagan pa yan mga kabasketball, at alam naman natin yung mga offers sa iba't ibang mga bansa, sa Europe, sa Japan B-League, diba, sa KBL, malalaki yan mga kabasketball. Ang tanong dyan, ahabulin ba yung presyo niyang Barangay Ginebra or hindi naman interesado sa presyo itong si Justin Brownlee? Malalaman natin yan. At makakaapekto ba yon sa ating national team? Ang sagot doon mga kabasketball, hindi. Kasi kahit maglaro siya sa Japan o sa ibang liga, humihinto naman yan pag may mga FIBA tournament. So nakasaad yan sa kasunduan ng FIBA. So antabayan na natin yan mga kabasketball. Ito pa, nakakuha ako ng sagot na naman kasi tanong ko rin to eh. At marami na rin nagtatanong sa akin, no? Patungkol nga dito sa status. Kung ano ba, magkakaroon ba ng NBA contract? Ma-ooperan ba si Kai? Kaya tinanong ko na rin doon mismo sa kanyang agent mga kabasketball. At sinabi niya, kasi sabi ko mga kabasketball, doon ba sa inilaro ni Kai doon sa Latvia? Kasi maganda yung naging performance niya, no? 18 points, 8 rebounds. Sabi ko,
Sapat na ba yon para makakuha siya ng NBA contract ngayong taon? Or makakaapekto yung kanyang naging injury? Sabi ko, thank you so much, sir. Sabi niya, one more year. So, ibig niyang sabihin, as of the moment, wala pang magandang offer. Yun ang malinaw, mga kabasketball. So, one more year, ibig sabihin, magpapalakas pa ulit si Kai, no? Under Coach Mel, magti-training, magpapalaki ng katawan, at maglalaro ulit sa Japan B-League. Pero siyempre, hindi natin sinasarado yung pinto, no? Kahit naman sinabi nung agent ni Kai, eh merong biglang tumawag na interesadong-interesado. Halimbawa lang to, ha? Kasi alam naman natin, ang daming seven-footer ngayon na nagpapakitang gilas, no? Nung nakita ko si Kyle Elwer nung nakaraan, saka itong si Zach Kedi, ang ganda ng inilaro, eh. Maraming seven-footer, nagbalikan, ha? Hindi natin alam, baka may mga ilangan ng big man. Pero ang tabayanan natin, mga kabasketball, ang malinaw, as of the moment, wala pang NBA contract, wala pang offer. Itong ating pambatong si Kai Soto. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless yung lahat.